Sa, para po sa ating devotion sa umaga pong ito ay makakakinig tayo ng salita ng Panginoon na manggagaling po sa pastor ng Great Shepherd Baptist Church of San Antonio, California. Ay, hindi, Nueva Ecija Incorporation. Pastor Ulysses Manalon. Morning po. Tayo pong lahat ay tumayo at ating buksan po yung ating text ngayong umaga. Dito po sa Acts chapter 14, verse 19 and 22. Acts chapter 14, verse 19 and 22. And there came Titus certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drove him out of the city, supposing he had been dead. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Verse 21, and when they had preached the gospel to the city, he had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch. Verse 22, confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Let us pray. Our gracious God and lovingly Father, thank you so much for this privilege that you've given to us. Thank you, Lord, for your goodness to each and every one of us. Bless as we continue to study your words. In Jesus' name we pray. Amen. Shall be seated. Una po ay nagpapasalamat po ako sa eskwelahan na ito na talagang kami ay hinubog. Salamat po sa aming mga guro na nandito. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Siyempre po sa Lord, but yung training na natanggap namin, Pastor Lubaton, Pastor Willie, Dr. Jindelyage, Pastor Dan and Pastor Leo. At marami pang iba, ano po, naalala ko yung mga teachers ko sa homiletics, si Pastor Amores and Pastor Charles Seat. Hindi ako nagkakamali, ano po. Sa lahat po ng mga pastors na ginamit, even doon sa aking mga kaskwela na talagang kinukulit ko po pagka malapit na yung conference. Sabi ko, kita-kita tayo. So, purihin po ang Panginoon. Ang binigay pong topic sa akin, steadfast heart. How can we have a steadfast heart in the ministry? According to dictionary, steadfast means firmly fixed, steady, constant. Sa Tagalog po, matatag na puso. Sa ating pong panahon ngayon, pahirap po ng pahirap ang buhay. Andiyan ang lindol, baha, gera at marami pang sakuna ang ating naranasan. Ang mga tao po ay hindi alam ang gagawin, lalo na po sa pagharap sa 2019. Ano bang dapat nating gawin? Ano po? Mga manggagawa, maubos man ang ating isip, sakay isip, lalo na po pag walang isip, ano po? Hindi natin kayang pigilin ang sakuna na dumarating at paglipas ng panahon. Ang kailangan natin ay tapang. Tapang na harapin ang bukas sa gabay ng Panginoon. We are talking about courage. One of the marks of a true Christian. Lalo na ngayon, ang umiiral po sa atin ay material things. Kung sino po ang maraming pera, siya po ang kinikilala. Tama po ba? Pakatandaan po natin, hindi lahat ay kayang bilhin ng pera tulad ng kaligtasan ng kaluluwa. Isang magandang halimbawa na dapat nating tularan ay itong si Pablo. Sa kabila ng kanyang naranasan ay hindi siya huminto sa paglilingkod sa Panginoon. How can we have a steadfast heart in the ministry? Number one,
by taking into account the courage of Apostle Paul. Paul was stoned at Lystra and left for dead. Nakita po natin, ano po, sa pangangaral ni Pablo sa Lystra, ay may mga taong hindi naniwala sa kanya. Kung kaya anong ginawa sa kanya, binato. Binato siya, iniwan na lang sa pagkakalang siya ipatay na. Gaano kahirap po ito, ano po, nangangaral ka, pagkatapos, babatuhin ka. Ako po, ang naranasan ko po ay pinagsara ng pinto. Hindi kita kailangan, pangit ka. Pero ano pong nakita natin sa verse 20? But God performed a miracle. He gave him complete recovery. He preached again. Naging matatag siya, hindi siya huminto. Surely it would be foolish for him to return to the place of defeat. Babalik ka pa ba sa dati mong buhay na talunan? Hello? But he could say, I am not defeated. I take pleasure in these things for Christ's sake. He was not discouraged. So we need courage in church life. Kailangan po natin yung tapang sa buhay po natin na ito. Alam niyo po, sa panahon natin, marami nagsasabi, parehas lamang ang ating pagsamba sa kanila, napakalaki pong pagkakaiba. Di po ba? Tayo, nakabase sa Biblia, sila ay lihi sa Biblia. At kung titingnan natin, susuriin natin, according to John chapter 4, verse 24, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Di po ba? Napakalaking kaibahan nung church na pinagsasambahan natin sa kanilang pinagsasambahan. Iba-iba pa nga eh. May maputi, may mga images na makikita po natin. At ang sabi po sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 8, Thou shall have no other gods before me. Thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shall not bow down thyself unto them nor serve them, for I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Napakalaki po ng pagkakaiba ng ating pagsamba. Pero makikita natin itong mga taong ito, hayagan na pinapakita nila yung kanilang pananampalataya. Amen? So we need courage. Kailangan nating harapin, kailangan nating ipaliwanag sa kanila kung ano yung nakasaad po sa Biblia. So, angkinin po natin itong tapang na ito by taking into account the courage of Apostle Paul. Hindi po siya huminto. Pangalawa, by realizing the presence of God. By realizing the presence of God. Pakatandaan po natin, ang Diyos ay lagi nating kasama. Allow me to share my testimony. I'm Pastor Ulysses Manalon, 53 years of age, a husband of my only wife, Maribik, and a father to my three sons, Yuel, Yuli, and Yusael. Ayun po yung dalawa ko pong anak. At present, I'm the pastor of Great Shepherd Baptist Church of San Antonio, Nueva Ecija Incorporated. I have been in the ministry of the Lord for 26 years now, and I am thanking for Him for giving me a supportive wife and sons who help continue to what God entrusted upon my shoulders. Year 2015, we got into deep testing for the place that we were staying, and renting at was sold to anonymous buyer without prior notice. Napakahirap po, ano po, pag nag-i-start ka, bigla kang papaalisin. We experienced to be thrown into a place in which we could not imagine. But God is truly faithful that He did not allow His children to be in a miserable state. He provided a property where can continue the ministry for the lost and saved souls. However, another trial tested my faith and physicality, the largest two arteries of my heart got blocked, that I felt no strength at all, chest pains,
deep breathing. I thought was about to die, but the doctor said that I had undergone procedures called angioplasty. Yung una, yung angiogram. Sunod, kung pwede ka, i-angioplasty ka. Here in the Philippines, these procedures are too costly that actually we could not afford. Ang laki po ng bayad. Nagpipray ako sa Panginoon, Panginoon, katapusan ko na ba? Sorry po, naging emotional ako. But gusto kong sabihin sa inyo yung naramdaman ko. Sabi ng doktor, prepare ka 50 to 55,000 para sa angiogram. Wala akong pera, Dok. Wala akong pera. We have no money. Umiyak yung mga anak ko. Sabi ng anak ko, Dad, kaya pa. Kaya pa yan. Pero yung pong Lord, may dalawang anghel na dumating. My former classmate, sorry Pastor, I mention your name, Pastor Tan and Mrs. Tan. Binigyan ako ng love gift. 45,000. Sabi ko, Lord, dito na ba? Hanapin na natin yung doktor. Hanap ko yung doktor, yung cardio. Punta na kami. Sabi, okay, set na natin, tingnan natin. Baka naman, ano lang yan, hangin lang. Acid reflux. Acid reflux. So, tinignan sa angiogram. Pwedeng i-angioplasty. Sabi ng doktor, eh, pastor, lalabas lang ako. Bakit po? Tatanungin ko yung misis mo kung itutuloy natin. Bakit po pag itutuloy? Kinakailangan nyo mag-deposit ng 200,000. Eh, Dok, wala kami niyan. Di lumabas yung doktor. Maya-maya pumapasok na doon sa operating room. Sabi sa akin, sabi ko, Dok, kung ano pong sabi ng misis ko? Eh, pastor, itutuloy daw po. Sabi ko, Dok, mahal ako ng misis ko. Ay, talagang mahal na mahal kayo ng misis. Pero yung pressure sa kanila, ano po? Wala silang pera. Yung anak ko umiyak. Eh, ninong niya si Pastor Tan. Tinawag na naman, Pastor, ninong. O, nasa na kayo? Dito na kami sa operating room. Bakit? Kailangan daw ng deposit. Kulang pa ng 150. 40. Balik na naman si Pastor Tan. Di, basta patuloy mo yan. Palakpakan nga po natin ng Lord. Natuloy po yung aking angioplasty. At nagbayad po kami ng 411,000. Wala po kong utang sa ospital. Mga kapatid, the Lord proved His abundance upon providing all my needs. I trusted His hands during that time and He never failed me. As of now, my medication is still ongoing that I really don't know the length of my days. But whatever happens in my life, I know that I am with God. I always cling onto my life verse, Romans 14:8. For whether we live unto the Lord. For whether we die unto the Lord. For whether we live or die, we are the Lord's. Natatandaan ko yung verse na yan. Nilalagay ko po nung unang, nung first year ako sa Bible school, nilalagay ko sa aking underwear. Eh, may demerit. Romans 14:8. Si Ma'am Louie. Yuli, iniwan mo yung underwear mo sa bed mo. Ay, hindi po akin yan. My verse, Romans 14:8, ay akin nga po. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ito ba yung mga ilan lang sa mga promises ng Panginoon? Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. John chapter 14, 1 and 2, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Napakabuti po ng Panginoon. When we are afraid, then we must remember that if God be for us, who can be against us?
Magiging malakas at matapang tayo kung alam natin na kasama natin ang Panginoon. By realizing the presence of God. Sa mga sitwasyon na ganun, talagang wala kang kakapitan kundi ang Lord. Ang pangatlo po, na points natin, by scrutinizing the ministries that we are in. Scrutinizing means, sa Tagalog, masiyasat na mabuti. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo. Hindi po tayo naglalaro, mga bagong graduates. Feeling ko noon, pagka-graduate, akala ko, alam ko na lahat. Dami ko nang alam. Gusto ko na magpastor. Sabi ng pastor ko, si Pastor Kumising, sa Nobalis, dito ka. Hindi, pastor. Pastor na ako eh. Hindi pa pala. Kulang pa pala. Dapat alam po natin ginagawa natin. And according to George Barna, around 40% of ordained pastors quit the ministry within 7 years. And a resounding 60% suffers a serious illness within the life of the ministry. Alam niyo po, matagal na itong survey na ito. E ngayon kaya, iba't ibang kadahilanan kung bakit hindi nagpapatuloy ang manggagawa. Kung ito ay totoo, babala po ito sa atin sapagkat dito tayo kabilang. What are the ministries that we are in? Ano po bang ministry kung saan tayo kabilang? Number one, the ministry of public trust. Kinakailangan mo makuha ang tiwala ng mga tao. Hindi pala tayo dapat manghina. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Kailangan nating itanim ang salita ng Diyos. Sino magtatanim? E makikita po natin, sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pag hindi mo naman ang salita ng Panginoon, matutulad po sa mga isolated place. Yung mga taong sumasamba sa buwan, sumasamba sa puno. Alam nyo, nangyayari yan. Nakakita lang na parang umiilaw-ilaw, Diyos na para sa kanila yan. So we need. Kailangan po natin itanim ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. And God receives glory when man fully realized the purpose of his existence. Natutuwa ang Diyos kapag ang tao ay umibig sa Kanya ng buong puso. At bago natin ito magawa, kinakailangan natin na mag-build up tayo ng relasyon sa mga tao. Makuha ang kanilang tiwala. Alam niyo po, yung tiwala ng tao, pinagpapaguran po yan. Hindi mo yan makukuha sa overnight. At kapag kayan, bagsak lahat ang iyong pinagpaguran. Huwag mong isipin na pag nasira, babalik lahat yung tiwala sa'yo. No! It takes time. Sa Psalms 26 verse 5 and 6, sabi rito sa Tagalog, sila nagsisipagasik na may luha, si Ani na may kagalakan, verse 6, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binang itatanim, siya di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Alam niyo po, ito yung bonus ng mga manggagawa. Naranasan naman nating maggapas ng palay. Sa Nueva Ecija po, maraming ganyan. Nung bata-bata ako, talagang gapas. Ang sarap sa pakiramdam pag nakuha mo na yung party mo, yung hunos na tinatawag. Alam niyo po, ganyan, pag nakita mo yung mga tao, pas sa pagbimisyon, it takes time din, hindi humo, 5 years, 10 years, lalago na. Pero makita mo yung mga tao na talagang lumalago, nakakagalak po ng puso. Yung mga taong nagtiwala sa'yo. The ministry of public trust. Pangalawa, the ministry of preaching the truth. 2 Corinthians chapter 4, verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit nabe-burn out o na-stress ang mga manggagawa. Tinanong ko yung doktor ko, Dok, ano bang cause? Ba't ba ako nagkaganyan? Pastor, stress ka. Hindi naman ibigla, katulad nangyari kay Dr. Jean, biglaan.
Ang kalamangan sa akin ni Dr. Jim, may pera siya, ako wala. But we have the same God. Alam niyo po, ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit nabe-burnout o na-stress ang manggagawa. Kailangan mong ipangaral ang katotohanan at pag nangaral ka ng katotohanan, maraming magagalit sa iyo. Hindi ka mauunawaan. Di po ba? Mga tao, nag-preach ka sa pulpitong Sunday na to, mga natamaan sa message, di ka napapansinin. Stress and burnout are two different things. Stress primarily is biological phenomenon and burnout is more of an emotional response. Stress produces a state of emergency in the body, cholesterol, blood pressure rise up, heartbeat faster, and your hands get colder. Yun po yung pinuproduce niyan. Tataas ang cholesterol mo. Nalala ko pag bago-bagong pastor, alam niyo po yung tanungan, kumusta yung Bible study mo, kung ilan ba yung umaten sa worship service. Pag matanda na pong pastor, hindi na po ganun ang tanungan. Ilan na yung BP mo? Ilan yung sugar mo? Yung ha? In burnout, things are not going right. People are not affirming you anymore and you no longer care even if you're demoralized. Burnout happens when you don't have advocate support, when you don't have someone to talk to and share your burdens. Lalo na po yung mga taong malayo sa kabiasnan, yung mga manggagawang malayo sa kabiasnan, nasa remote area. Wala kang masabihan. Kayo na lang dalawang mag-asawa, nag-uusapan, nagsasabihan. Takot kang ibahagi yung mga problema. Sa mga miyembro, baka i-chismis ka. Buong barangay, alam yung problema nyo. The possible causes of stress and burnout to pastor. Number one, people are asking the pastors to be everything. Number two, we look at the time when families are disintegrating and fathers are absent from homes and people are asking that the pastor fill their needs. If they need counseling, they want it from the pastors. If they have family relational needs, they want it from the pastors. If they have significant dysfunction in their lives, they want it from the pastors. Imagine yung trabaho ng pastor 24/7. Kaya ano mangyayari sa pastor? Ganyan po itsura. Tapos ang liit ng support. Pangatlo po, expectation. Mataas ang kanilang expectation sa mga pastors. Paano kung hindi ma-meet? Pagka-graduate dito, sasalpa ka sa isang organized na church. Ang makakaharap mo yung mga board of deacons. Sad to say, minsan hindi nagiging board of deacons, board of demons. Bagong graduate ka, babanggain mo ba yung mga tao na yun nauna sa'yo? Kaya ang ganda po nung binabanggit nung ni Pastor Tan, ni Pastor Willie, magkaroon ng Mission Summit. Matuto po ang mga manggagawa, lalo na yung mga newly graduate, mag-start ng bagong gawain. Alam niyo po kung bakit hindi ko maiwan-iwanan ang San Antonio? Ako po ang nag-start doon, kasama ng Panginoon. Na kahit na anong mangyari, hindi ako alis dito. Ang taas ng expectation ng mga tao. Di ba? Iko-compare ka doon sa mga dati nilang pastor. E paano? Kaya mo bang talunin si Spurgeon? Kaya mo bang tapatan si Martin Luther? Clearly, there's a lot of inherent demand to the performances of the pastors and the pastors' wives as well.